Pedro po. Tayong mga Pilipino ay mayaman sa kasaysayan at karanasang pangrelihiyon na lubhang napakahalaga para sa atin. Lahat ng mga ito ay nagbibigay linaw at katiyakan sa ating natatanging pagkakakilanlan. Kaya naman ngayon, tuklasin at alamin natin ang mga kwento ng pananampalataya at paniniwala dito sa Limang Minuto ng San Pedro Turismo. Unahin nating alamin ang isa sa mga iniingatang krus dito sa San Pedro Apostolic Parish Church dito sa Barangay Poblacion, San Pedro, Laguna. Sa kilalang nobela ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na Noli Metangere, nabanggit niya rito ang tungkol sa krus ng Tunasan. Isang patunay lamang ito na matunog na ito noong panahon pa lamang ng Espanyol. Ngunit ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba ang kalagayan nito. Iba't iba alamat kung saan siya nanggaling. Sabi, galing sa dagat, nakuha. Meron daw monk na gumawa. So iba-iba yung storya. Wala talaga kasing record. Pero yung cross na yan, kung makikita mo, black siya. Ang wood niya, kahit ikat mo siya throughout, black pa rin siya. Yung cross na yan, ang sabi nila, during the time ng may mga epidemic, may mga miraculous healing. Pero through time, siguro yung hindi na siya nabigyan ng pansin, kung saan siya napapulagar sa simbahan. There was a time, merong nagsulat, sabi niya hindi daw binibigyan ng importance, nandun lang sa likod. Nakatalikod daw lahat ng mga tao sa kanya, so sayang daw. So sabi niya, imagine mo, panahon ni Rizal sa Noli Metangere, nabanggit yan sa 42nd book. So sabi niya, doon daw nung may sakit si Maria Clara, sabi daw ni Kapitan Tiago at saka nung Tiahen, saan tayo magbibigay ng limos? Sa krus ng Tunasan na lumalaki o sa krus ng Matahong na nagpapawis. So ibig sabihin tayo pa ni Rizal, existing na siya talaga eh. So kaya we hope na ma-revive yung devotion sa kanya, mas makilala siya. Siyempre, di ba, yung importansya ng krus sa buhay natin, kailangan natin na-revive, lalo na ngayong panahon na to. Ako si Jocelyn Corazon Amante Machado, Parish Pastoral Council Secretary ng San Pedro Apostol Parish para sa bago at aktibong San Pedro Turismo. Isa lamang ito sa mga kilala na kinagisnang paniniwala dito sa San Pedro, Laguna. Tara, bisitahin natin ang simbahan ng San Pedro Apostolic Parish Church kung saan matatagpuan ang krus ng Tunasan. Isa sa mga tampok, lalo na tuwing mahal na araw, ang pangalang Lolo Uweng. Sino nga ba si Lolo Uweng? Kung mapapansin po ninyo, ang imahen ni Lolo Uweng ay ang imahen ni Jesus sa banal na libingan. Kapag nasa libingan, alam po natin na ang taong nandito ay walang buhay. Ang taong nandito ay hindi humihinga. Ngunit parang tila kabalintunaan po sapagkat ang mga mananampalataya ni Lolo Uweng, bagamat siya ay nasa banal na libingan, ang mga tao po'y naniniwala na siya'y buhay na buhay sa kanilang piling. Itong parokya ng Santo Sepulcro, o mas kilala sa pangalan na Lolo Uweng ng Landayan, ay may pangalang Diocesan Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre o Pangdiyosesanong Dambana ni Jesus sa Banal na Libingan, parokya ng Santo Sepulcro. Dahil ang patron na pinipintuhon ng mga tao ay isang patay na Jesus o kung saan yung yugto ng Panginoon kung saan siya ay nilibing. Yung paglilibing, yun yung title ng parokya. Siguro magtataka ko kayo pag Biyernes. Kung hindi naniniwala kay Lolo yung mga taong yun, ganong karami pumupunta dito. Lalo pag First Friday, Holy Week, punong-puno to. Pila ang tao, kumukuha ng tubig na nanalangin kay Lolo Uweng. Marami na siyang pinagaling. Talaga nga namang nakakamangha itong ibinahaging kwento sa atin patungkol kay Lolo Uweng. Tunay ngang mayaman ng ating bayan pagdating sa ganitong larangan. Kaya naman isa sa mga plano ng Local Government Unit o LGU na kilalanin bilang Pilgrimage City of the South ang San Pedro. Ako po si JP Salaysay, ang Commission on Social Communication Head para sa bago at aktibong San Pedro Turismo. Ako nga po pala si Reverend Father Mark Anthony M. Hamero, ang Parochial Vicar ng Diocesan Shrine of Jesus
in the Holy Sepulchre, San Pedro Parish, Barangay Landayan, San Pedro City, para sa bago at aktibong San Pedro Turismo. Salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng mga kwento ng pananampalataya at paniniwala. Samahan niyo ulit ako sa susunod nating kwentuhan. Dito lang yan sa Limang Minuto ng San Pedro Turismo. Ako, si Ina Letun Villanueva, ang inyong binibining San Pedro 2019 para sa bago at aktibong San Pedro Turismo.